Sabi nila, pag aalis ka, wala kang dapat isipin kundi ang pagbabalik mo. Pero minsan, ang hirap bumalik. Lalo na kung hindi ka inaasahan. Sa bawat pagbabalik ko, ang saya. O tingnan nyo, parang fiesta. Andiyan ang kaibigan, kamag-anak, kahit di mo kakilala, pumupunta eh. Ako rin naman masaya eh. Meron lang konting kaba. And last but not the least, and the most special, Kay Mithi! Yay! Thank you po, Tay. Ay, wala nga naman. Ako? Kay Mithi na naman. Tay, nabili po ba yung WII ko? Anong WII? Yung ba nagustuhan, anak, yung binili ko sa yung mga sapatos tsaka Fruit of the Bloom? Okay lang po, Tay. Tay, ano naman pong itura ng desierto? Mayroon po ba sa Dubai? Ay, napakainit, kaya nga hindi dito ako eh. Doon walang pamaypay, dito meron. Gabi na. Matulog na kayo. Sige na, may pasok pa bukas. Tay, may talang po nandito si Tay eh. Naku, huwag ka mag-alala, anak. At magtatagal ako dito. Sige na, matulog na kayo. Good night po, night. Sige na, sige na. Good night, Miti. Good night, Junior. Laki-laki na. Tay, hero po. Anong hero? Sige, mag-hero-hero ka dun sa kama mo. Sige na, good night. Ay, naku. Lalaki na ng mga bata, no? Ano na namang iniisip mo dyan? Mang iniisip. Eh, bay, talaga bang magtatagal ka dito? Bakit? Ayaw mo ba nun? Siyempre, gusto ko. Eh, bay. Ano? Nakain natin kahapon. Oo, masasarap. Bakit? 10,000 yung nagastos natin eh. 10,000? Oo. Eh, ang daming bisita eh. Tsaka hindi ko kayang lutuin lahat, kaya nagpa-cater ako. Huwag kang mag-alala, bayad na yun. Eh, kinuha ko sa savings natin. Eh, magkano na ba yung na-impok natin? 30,000. 30,000 na lang ang natira? Oo, daming gastusin ano, tsaka mahal na mga bilihin ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman nawala sa lahat eh. Hindi napunta sa ano, kung saan-saan. Kita mo naman, yung TV natin maganda. Yung ref, yung sofa. Tsaka paminsan-minsan, nakakabili yung mga bata. Oh, sige na. Okay lang yun. Okay lang yun. Galit ka yata eh. Hindi ako galit. Yan o, nakangiti nga ako eh. Basta para sa inyo, okay lang yun. Talaga? Oo, okay lang yun. Sige na, tulog na tayo. Ayoko, dito muna tayo. Hindi pwede dito. Ano na naman yung iniisip? Malinig ng kapitbahay. Doon tayo sa likod. Sa may mga manok. Tara, dali. $250 + $30 $280,000 na lang? E, paano yan kung matagalan na akong maghanap ng trabaho? Patay, paano kung sasabihin kay Daling at sa mga anak ko na hindi lang ako nagbabakasyon kundi back for good na ako? Mukhang malaking problema mo, bay. Sino kayo? Ha? Sino ka? Pakita ka, Satanas! Bay, hindi ako demonyo. Hindi rin ako Diyos. Tao lang ako. Ako ang iyong ninong, FJC. I'm here to help you. Ninong? Wala akong ninong na FJC. Ninong Dado, meron pa. Pero simula na ako nung maliit, eh, pinagsasara na ako ng pintuan nun. Pero, teka sandali. Diba sabi nyo, tutulungan nyo ako? Ano, bibigyan nyo ako ng trabaho? Pautangin mo ako? None of the above. Tutulungan kitang lunasan ang problema mo sa pera. Dagdag ng pera ay kadalasan hindi sagot kapag ikaw ay may problema sa paghawak ng pera. Kasi naman, akala ko maraming naimpo kang misis ko. Kaya eto, kampante ako. Pero konti lang ang nakuha kong pera nung na-lay off ako. Mag-usap tayo. Saan?
Bay, matanong nga kita. Pag binigyan kita ng 100 piso, anong gagawin mo? Gamitin mo ang shower. Hello, Ninong? Mike, yan. Hindi telepono. Mic test. Bye. Matanong nga kita. Pag binigyan kita ng 100 piso, anong gagawin mo? Siguro po bibili ako ng pansit doon sa kanto. Paborito ho yun ang pamilya ko . Ay, mabait ka talagang ama ng pamilya. Salamat po. Yung homecoming party mo, magkano ginastos niyo dyan? 10,000. Medyo malaki pero maraming mauna paligaya . Bay, ito ha, tatapatin kita. Kaya ka nagkakaproblema sa pera, dahil mali ang pagtingin mo dito. Mali? Bakit man ako magiging mali? Para sa ano ba ang pera, di ba? Para sa paggastos sa mga kailangan natin. Ang tawag dyan, lifestyle mindset. Yan ang pagtingin sa pera bilang panggastos lang sa mga gusto mo. Money is used to fund your lifestyle. Kung halimbawa, bigyan ko ang 1 Chino ng 100, anong palagay mong gagawin niya dito? Iimbakin niya yon at papalaguin. The Chinese save and invest their money. Konti lang ang ginagastos nila pang lifestyle. Yan ang tinatawag na abundance mindset. Ang paggamit sa pera para palaguin ang kanilang kinikita para sa kanilang hinaharap. Money is a tool to increase one's wealth. Hindi porket hindi ka Chinese, hindi mo na pwedeng baguhin ang pag-iisip mo mula lifestyle mindset patungo sa abundance mindset. Palagay mo ba malulunasan ang problema mo sa pera kung puro sa mga gusto lang mapupunta ito? Hindi po. Teka muna, gusto mo ba talagang yumaman? Hindi. Joke lang po. Sino naman taong ayaw yumaman? Ano bang kayamanan para sa iyo? Yung maraming pera para na rin sa anak ko at asawa ko. Ganon kadami? 1 million? 10 million? Tandaan mo ba, ang pera na uubos, ang kayamanan hindi. Iba ang pera sa kayamanan. Ang pera o money is just a tool for you to become wealthy. Nauubos yan. The money that you earn is your income. Perang pinagtatrabahuhan mong kitain. Ang kayamanan or wealth, that also includes money, but it's more than money. Oo nga, parang sinabi ng mayaman ako sa pagmamahal, sa mga kaibigan, sa talent, at looks. Tama, sa tingin ko nga, sa mga bagay na walang kinalaman sa pera, mayaman ka na. Multimillionaryo na ako, pero sana maging mayaman rin ako pang pinansyal. Kaya kailangan mo maging financially literate o maalam sa pera. Sige, pag-isipan mo ang mga pinag-usapan natin ngayon, ha? Tapos, may padadala ako sa iyong mga materyales na makakatulong sa iyo. Maraming salamat po. Hello, Ninong? Are you still there? Ninong? Sulat po. Ay, sandali lang po, ah. Sandali lang po. Babala to? Dito nga po. Pakisayin na lang po. Thank you, sir. Delivery po. Sige, maraming salamat, ha.
Hi, I'm Francisco J. Colaico, and welcome to Peaceability. Ah, siya pala si Ninong FJC. Peaceability is about your ability to manage your 1 peso and the ability of your peso to work for you. This is the first of a 3 DVD series presented by the Colaico Foundation in promoting financial literacy for everyone. More power and prosperous wishes to all. In our market-driven economy, it's our obligation to build wealth over our lifetime, generate enough resources so that we can be financially independent and share our bounty with our community. Obligasyon ho natin to, hindi an option. No one can share what he doesn't have. We cannot share what we don't have. Our first obligation is to make ourselves financially secure. How do we do that? Financial security depends very heavily on your chosen lifestyle. Yung ba lifestyle mo, yung kailangan meron kang 3 bahay, 2 kotse, 50 kotse, o sapat na ba sa'yo yung simpleng pamumuhay ngunit masaya? A lifestyle to enjoy with your family, with your community. That is what lifestyle is all about. That is what financial intelligence is all about. We cannot share what we don't have. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Dahil ang importante sa atin, matuto tayong magpalago. Obligasyon ho natin yan. Wealth is very relative. It varies from person to person. It all depends on his chosen lifestyle, which is what we talked about earlier. For a simple lifestyle, you don't need too much money. For an excessive lifestyle, you need oodles of money. Very personal ang wealth, it's very relative as well. Yung pala ibig sabihin ng wealth, hindi pa nga talaga ako mayaman. Itanong mo sa sarili mo, kung tumigil ka mang trabaho ngayon, gaano kang tatagal mabubuhay sa mga savings o investment na meron ka ngayon? Ano meron ka ngayon? Bye. Kung hindi tatagal kahit kalahating taon. Kasi kasama dito si Hero, si Mithi, si Daling. Sama-sama kami dito. Active income, yan yung kumikita tayo pag tayo gumugugol ng panahon o talento o pawis. Yan yung sideline o kaya mag-practice ng ating profesyon o yung bonus ng gagaling sa ating employer kung empleyado tayo. Active income lahat yan. O kung minigosyo tayo pinapatakbo, active income pa rin yan. Yung passive income, yan yung perang kinikita ng pera natin. Halimbawa, nag-deposito tayo sa banko, savings deposit o time deposit. Interest dyan, passive income. O meron tayong apartment, 2-3 pintuan. Yung renta dyan, kahit natutulog tayo, dumadating sa atin. Passive income din yan. Yan ang 2 kabayo natin sa buhay. Yung 1 kabayo, yan ang sasakyan natin. Yan ang kumikita tayo dahil pawis natin, talento natin, at panahon natin ang binibigay. Yun ang may 1 kabayo, yan natin isasakay yung ating perang naitabi. Siya naman ang palalaguin. Yan ang passive income. Pero huwag tayo aasa sa active income. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang sitwasyon. Yung iba, masama ang ating masama kalusugan. Yung iba may edad na. Yung iba kulang naman sa karunungan. Iba-iba tayo lahat. Saka yung active income, may katapusan yan. Hindi natin kaya gawin yan sa buong buhay natin. Kapiraso lang ng buhay natin kaya nating magpatakbo ng kabayo. Yung passive income, namamatay na tayo. Kung meron tayong kaalaman dyan, kaya nating patakbuhin yan. Yan, 2 dapat sabay pinapatakbo. Passive and active income. We must ride these 2 horses at the same time. Ako, kailangan akong maghanap ng bagong trabaho para magsimula ng active income ko. Tsaka, kailangan na akong mag-invest para magsimula na rin yung passive income ko. In everything you do in your life, meron kang kakampi at meron kang balakid. The same is true, yan din ang kalagayan kung pera ang pinag-uusapan. 3 ang kakampi natin sa pagpalago.
time o panahon, compounding, at saka leverage. Our first ally is time, panahon. It's the greatest democratizer. Rich or poor, ay anong yaman mo, anong hirap mo, pare-pareho tayong 24 hours a day. Hindi mo kayang bilhin kahit anong yaman mo an extra hour. Ang importante, yung hamon, yung challenge sa atin is, paano natin gagamitin ang panahon? Second ally, compounding. Pag sinabay mo sa time yan, yan ang magpapalago. Ang ibig sabihin ng compounding, leave your money alone. Bayaan mo siyang lumago. Let it roll. Lahat tayo, kaya natin siguro mag-save ng 30 pesos per day. 1,000 pesos a month yan. 1,000 buwan-buwan. Pag yan, nasimulan natin, yung 1,000 a month, lalago in 40 years to 97.4 million pesos. Yan at 20% per year. Magkano lumabas sa bulsa natin in 40 years? 480,000. Magkano ang potential yaman natin? 97.4 million. Masama pa ba yan? Yan ang power ng compounding. Our third and last ally is leverage. Ito yung tinatawag nating panikwas sa Tagalog. Ang ibig sabihin niyan, tamang pag-utang, good debt. Pag ang utang ginamit sa tamang paraan, meaning kaya nating bayaran yung interest at ilalagay natin, ilalagak natin sa tamang paraan, nakikita na higit sa interest, yan ay good debt. Ang ginagawa sa atin yan, nagpapalaki, nagpapalawak sa ating kapital. Leverage is also, ang ibig sabihin din yan, yung babakas tayo. Nakikibakas tayo sa bawat isa. Kagaya ng pooling ng ating resources. Parang kooperatiba. Natututo tayo sa mga iba-ibang bagay at mas importante, napapalaki natin yung kakayahan nating kumita. Yan ang leverage. The power of leverage. Ang kagandahan nito, all these three allies, time or panahon, compounding at leverage are available to all of us. Just as there are allies, there are obstacles or enemies in wealth generation. Lima ang kalaban natin sa pagpalago ng pera. Inflation, procrastination, bad spending habits, culture and tradition, taxes. Ang unang balakid, inflation. Inflation or implasyon, yan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ng mga pang-araw-araw natin pangailangan, gaya ng bigas, asukal, gasolina, at iba pa. Ang inflation, yan ang pagtaas ng presyo. Kung kaya noong 2006, according to NEDA, inflation was 6%. Yung nabibili mong 100 pesos noong beginning January 1, 2006, ay noong 2007, January 1, ay 106 pesos na ang presyo. Hindi mo na mabibili ng 100. Yun ang inflation. Ngayon, kung ikaw naman ay nag-impok sa savings deposit ng 100 pesos noong January 1, 2006, at ang interest niya ay 2%, at the end of the year, January 1, 2007, yung pera mo lumago sa 102. Ang inflation, 106. Hindi mo pa rin kayang bilhin yung 100 pesos na nabili mo noong January 1 in 2006. Bibilin mo pa ba? Bibilin mo pa yan. Dahil yan,